hindi po yan hot choco, mga kapatid na Tornigela. Oh, hindi po rin, hindi din po yan kape. Sa sobrang dumi po, no? Halos putik na po na ang lumalabas po doon sa gripo, Tornigela, no? Sa mga nakikinig po sa atin sa radyo. Putik na po. Ayan, kakulay na po ng kape yung lumalabas sa kanilang mga gripo. Ayan, yung sa gripo nila sa CR, gripo nila sa lababo. Sa lahat ng kanilang gripo, ganyan na ang quality ng tubig na lumalabas. Maglilinis sila, may pangwalis ting-ting, pero yung gagamitin nilang tubig, putik. Okay, nasa linya na po. Usapin po natin. Magandang hapon po, Mr. Ricky Albert. Yes. Hi, Bambi. Ayan, si Ms. Gliza, Irene, Liwa Rosalie Kim, and Jen Ramos. Magandang hapon po. Okay, nakita po namin yung video, reklamo nyo sa tubig. Sir, kailan pa po nangyari ito? Actually, more than a year na ako dito. Opo. So almost 1 year ko na rin na-experience yan. Ano po ang naging hakbang po para magkaroon ng solusyon dito? Meron na ba kayong ginawang pagrereklamo or pagsumbong sa mga authorities? Actually, ang communication namin dumadaan palagi dun sa president namin. I have nothing against the president. Wait lang po, Sir Albert. Saglit lang po. Okay lang po ba kung tanggalin natin yung mask natin? Kung wala naman po tayo sa crowded place pa. Ayan, para po maliwanag po ang inyong boses at paliwanag. Yes po. Okay. Ang communication namin goes through the president. And I have nothing against the president kasi okay naman siya at nagtatrabaho siya. But the problem is, kagaya ng last meeting, tinatanong namin kung paano makikipag-usap dun sa supplier natin ng tubig. Nakakausap niya naman daw na maigi, but then, you can't go through him. Parang stop na sa kanya, sinasabi niya lahat, pero wala rin naman nagiging aksyon. Kakausapin namin, ayaw makipag-meeting sa amin. So, ang nakakausap niya ng palagi, president namin na willing naman lumakad at tumakbo kahit saan. But then again, sinabi namin naman sa president namin na siguro hindi, kung hindi siya makikipag-usap sa amin, parang ganun na rin ang sagot niya sa amin. Okay, hindi, sir. So, ang sinasabi niyo, itong president ang nakakausap niyo, ito yun sa Beverly Homes, phase 2 ng Marilao. Tama po? Oo. Pero hanggang mga pangapangako muna, ngayon wala pa pong aksyon. Yes, hindi naman kasi kayang umaksyon ng president namin kasi hindi nga siya ang hindi nga siya ang developer. Sir, paano niyo po ginagawa ng paraan kung mag-iisang taon na po yan na problema? Saan kayo kumukuha ng malinis na tubig? Anong ginagawa niyo po? Minsan, pag nung talagang walang-wala kaming supply kundi puro marumi, nagpapa-deliver siya dito ng malinis na tubig. So ibig sabihin, doble gastos pa po sa inyo, additional burden po na kumukuha pa kayo ng tubig sa ibang supplier or sa ibang source. In fairness naman, binibigay naman sa amin ng libre, but that's not enough. Of course, kasi po. Yung hassle ng pag-deliver dito, papasok yung host sa bahay namin, yung mga tulo at lahat. Now, yung ganyang klaseng problema ng tubig, ang naaapektuhan sa amin dyan, yung time namin, yung kalinisan ng tubig, plus yung compromising yung health. Hindi mo siya maipanghilamos eh. Siyempre po, yung tubig natin is very, very, it's a basic necessity, essential po yan. Hindi lang po sa kailangan natin uminom ng tubig, ang dami nating gamit dyan, paglalaba, panligo, lahat-lahat po. Okay, sige, kausapin natin yung Newhall Realty Group. Meron ba tayong makakausap na representative nila? Yes po, Atty. Gil, nasa linya na po. Ako po. Okay. Magandang hapon po, Sir Engineer Jaime Daito, si Attorney Gail po ito. Sir, may reklamo po tungkol dito sa tubig, dito sa Beverly Hills Home, sa Marilao po. Ano pong masasabi niyo dito, Sir? Una po, yung reklamo nila na marumi ang tubig, 1 year issue, totoo po yun. Dumumoy po talaga ang tubig ng subdivision for the past 1 year, pero
Magmula po ng iyon ay may report sa management, nagpagawa na po ng bagong deep well ang management at nakakaisa na po ng natatapos na yun ang temporary nagbibigay sa kanila ngayon ng malinis sa tubig. Yung pong pangalawang deep well na pandagdag ay kasalukuyang ginagawa at kapag lumabas po sila ng bahay nila, makikita naman po nila na ginagawa. Okay, so kailan po nagkaroon? Saglit lang po. So kailan po yung isang deep well na nagawa? Mahigit na pong 4 months. 4 months. Tapos. Okay. So ibig sabihin, meron naman pong initial action na may isang deep well. Ginagawa so, yung pangalawang deep well. Sa ngayon, yung picture na pinakikita nila na maruming-marumi yung tubig, hindi po yun kuha sa ngayon. Okay, dati pa ayaw po. Ayaw ko naman po magbigay ng bad comment. Pero kahit buksan po nila ang poset nila ngayon, dito sa harapan na to, walang lalabas na ganong tubig. Okay. Dahil meron na po silang tang buo na deep well na hindi na naglalabas ng marumi. Ah, okay. So sir, itong pagka ginagawang pangalawang deep well, gaano pa po katagal hanggang makumpleto po ito? In a matter of, I think, mga 3 weeks po, matatapos na. Pwede silang lumabas sa bahay nila ngayon. Ah, okay. Nandun yung contractor, gumagawa. Pwede nilang interviewin ang personal. Okay. Sir Ricky, sige, balikan ko po kayo. Sir, sabi po ni Engineer Daito, meron naman na pong mga ginawang aksyon. May nagawang isang deep well at ongoing po yung pangalawa. And in a matter of 3 weeks, makukumpleto na po yun. And sa kasalukuyan, yung tubig naman po ngayon is malinis na po. Tama po ba yun, sir? Hindi po. Sinasabi niya na ayos, malinis na tubig. Hindi po malinis yun. Hindi pa po. Hindi po kumukuha ng pangkape. Napakulong yun, pero so hindi ako nakumuha ng pangkape doon. Okay, sir. Kailan po yung kuha ng video na yun yung pinakita natin? Parang putik, that was a week ago. 1 week ago even, lang po. Wala pa 2 weeks. So sa madaling salita, wala pa pong malinis na tubig hanggang ngayon? Wala pong malinis. Ang problema with that is that... Okay, sige. Ang problema po doon na tubig ngayon, kahit kung sinasabi nilang ginawa nila 4 months ago, ni hindi po pwedeng pakulit na pangkapi yun even until now. Okay, sige. Sir, engineer, narinig niyo po yung mga residents po. Hanggang ngayon daw naman po, kahit nagawa po yung mga deep well, ganun pa rin po ang quality ng tubig na lumalabas, hindi pa rin daw po malinis. I beg to disagree on that, ma'am. Para lang po mapatunayan yan, pwede tayo mag-ocular inspection kung ano talagang klaseng tubig ang lalabas sa mga poset nila. Okay. Kasi po, hindi ako naniniwalang mabubuhay sila ng ganyang klaseng tubig sa tagal ng panahon. Hindi, sir. Kasi nga, ang ginagawa nila, kumukuha... Sa kanila, hindi na sila buhay ngayon. Oh, sir. Kasi ang ginagawa nila, they have to exert extra effort para kumuha ng tubig sa ibang lugar. Ganun po ang ginagawa nila. Nagpapadeliver daw po sila ng ibang tubig. Ako po ang nagpapadeliver sa kanila. At meron po nag-request na lugar na nawawalan ng tubig, sa akin po nang gagaling yung pre-delivery. Okay. Wala po nakakapasok na ibang supplier sa loob ng subdivision na in-order ng homeowners. Okay, sige. Yung lahat po nang pumapasok doon na libre sa kumpanya po nang gagaling yung bigay sa kanila. Okay. Sige, kausapin natin si Engineer Renato Rivera, yung contractor po ng Rivera Well Drilling Water System. Tingnan po natin kung ano pong masasabi niya at kung... Ano ba ang kailangang aksyon dito para mabilisan na mabigyan yung mga residente ng malinis na tubig? Engineer Rivera? Yes, ma'am. Yes, magandang hapon po. Narinig niyo po yung mga hinaing ng mga tiga Beverly Hills home po sa Marilao. Ano po ang gagawin natin dito, sir? Kasi nakakatakot yung tubig na lumalabas sa gripo nila. Kasi before na namin ginawa yan, talagang madumi. Pero hindi naman ho ganun kadumi. Kasi ho, yung unang, kung meron ho kayong tao dyan, meron tangke doon, ginawa na namin yan. Malinis na ho yung lumalabas na tubig doon. Ngayon ho, yan ginagawa namin yan. Yan ang naglalabas ng putek. Kasi nung binunot namin yan, yung bomba niyan, puro putek yung loob. Ang kinukuha niya kasi putek, mali yung pagkakagawa. Ngayon, ang ginawa namin, binunot na namin yan at nililipat na namin at gagawa kami ng bagong po. So,
Ayun, ngayon, sir. Siguro, pag nagawa namin yan, kasi 3 weeks na lang, baka hindi within 3 weeks matatapos na kami. Ngayon, okay, so sir, yan, meron po kami, meron naman pong... Yes, sir. Saglit lang po. So, meron commitment from your end na papalitan at aayusin, pati yung maduduming tubo. Pero ma'am, hindi ko basta-basta maayos. Kasi ho, pag malinis na yung poso natin, ang problema naman yung linya. Yung linya ho kasi, siyempre kahit papano, dumikit yung mga dumi doon. Kaya kahit papano, may lalabas na konti. Pero pag mga 1 to 2 months, na continuous na lumalabas yung tubig, mawawala na rin yon. Okay, sige sir. Sinabi nyo 3 to 4 weeks, kaya ba tapusin yon at kaya talagang solusyonan yan? Apo. Pwede pero po ba? Dapat to, hindi ba natin pwedeng pabilisin po yung action dyan? Kasi 1 year po na madumi ang tubig. Another 3 to 4 more weeks. Ma'am, 1 year eh. Kailan lang naman kami gumawa dyan. Kailan lang naman po ma'am, kailan lang naman kami gumawa. Sabi nga, 4 months pa lang natatapos yun sa kabila. Eh, ngayon, kailan lang namin inumpisahan yan. Okay, so pwede po, 3 weeks? Ay, 3 weeks na matatapos namin yung well. Okay. Pero siyempre po, pag nilabas natin sa... Inilabas natin yung... Pag nag-pump yung well natin ng bago ng magandang tubig, siyempre papasok doon sa linya. Okay, yung sige linya, sir. Tapusin natin yung paggawa ng deep well, yung panibagong deep well ng 3 weeks. Tapos habang hindi pa malinis yung tubig na lumalabas, paano po ang gagawin natin? Bibigyan natin sila ng libreng tubig na malinis? Ma'am, hindi ko matasagot yan. Kontraktor kami na. Okay, sige. Balikan natin si Sir Dato. Engineer Dato? Hello? Hello? Yes po, sir. Meron pang 3 to 4 weeks. O sige, maghihintay kami para matapos yung deep well. Pero in the meantime, kahit matapos po yun, madumi pa rin yung lalabas na tubig. Ano pong commitment natin dyan sa mga residente natin? In a matter of 2 months pa ang kanilang paghihintay. Ang kanilang presidente ay nagre-request sa amin kung ano ang napagkakasunduan ng mga homeowners. Okay. Ang kanilang pong presidente ang nakipag-coordinate sa amin kung ano ang hinihiling nilang remedy. At okay. Lahat naman po ay binibigay. Yan po mga nagre-reklamo na yan, ang sa aking palagay, ay kinukulang din na pakipag-communicate doon sa kanilang presidente. Okay, sige. Ganito po siguro ang gagawin natin, no? Lahat. Para walang miscommunication, total willing naman po kayong magtulungan at para solusyonan yan, gagawa po tayo ng kasulatan. Okay lang po ba yun? Wala pong problema, kaya lang po, ang kinakailangan naming makausap, yung proper authority, yung may representation. Meron po silang organisasyon, meron silang asosasyon. Okay, o kaya nga po, magagawa tayo ng kasulatan para ang signatory sa kasulatan na to is yung proper representative ng mga residents. At kasama na rin po yung contractor at itong Newhall Realty Group. Okay lang po ba 'yon? Opo, ako para po sa madaling panahon as matapos na po yung project na 'yan at masolusyonan na. Opo, opo. Okay, sige, balikan po natin yung mga residents. Sir. Hello? Sir Ricky. Or sino pong gusto magsalita? Kaya sandali lang 'no, kasi kanina nasabi nila na yung picture na 'yan hindi ngayon 'yan. Basta Sir, ngayon ba nasa bahay kayo? Pumalabas kasi para nagkikinanguling kami sa kumpulin okay, okay. Namin. Okay, para po meron tayong totoong patunay. Nasa bahay po ba kayo, sir? Yes. Opo, pwede ba natin i-open yung gripo natin para makita ng netizens kung ano yung quality mismo ng tubig? Sige po, ayan. Para makita natin kung totoong malinis o madumi ang tubig na lumalabas sa gripo. Yes, that's real. Ayan, real time. And, Pwede po ba... Sige. Lang po ang sagot. Sino po yung nagsasalita, ma'am? Ako po, Glyza po. Oh, Miss Glyza. Yes, ma'am. Ma'am, talagang pala lang din po dun sa contractor namin. Kasi sabi niya, nagtatayo siya sa pang-pam. So, saan po ito itinatayo? And, ako pwedeng ipatest ang tubig para sure tayo na hindi talaga kami magkakasakit. Kasi kiniklaim niya kami na, di ba? Kung ito yung tubig niya, dapat daw hindi kami nagkakasakit. To be honest, ako, kami 2018 kami nakatira dito.
Okay, medyo garbled. Okay. Sige, okay. Sige ma'am, naiintindihan ko yung suggestion niyo po. Kung magkakaroon po tayo ng kasulatan at kasunduan, isasama po natin yung testing ng tubig bago ninyo mapakinabangan. Kung pwede po, paki-check kung saan nakalagay ang sinatay. Opo, opo. Ayan, pwede natin balikan si Sir Ricky para makita natin kung ano yung tsura ng tubig. Sir, pakita po natin yung sa video ngayon sa camera kung i-open nyo yung gripo nyo. Pwede ba natin makita yung quality ng tubig? Teka muna, yung tubig doon sa banyo ko is not that sufficient. Pero I should say, hindi na siya yung ganong maputik. What we're saying is this. Dito sa yung picture na yan was yung video na yan was taken more than a week ago but wala pa 2 weeks. Okay, pero ang hinihingi po natin, ang hinihingi po natin, sir, para patas naman po, para hindi nga kayo mapagbintangan na nagsisinungaling, kung meron po tayong gripo dyan ngayon, since nasa bahay po tayo, pwede natin i-open para makita natin kung malinis o hindi tubig. Hello, ma'am. Excuse me to interrupt po ulit. Yes, ma'am. Si Miss Glyza. Yes po, ma'am. Yes. As of today, ma'am, medyo okay na, pero hindi. I mean, dapat namin, so pag ako yung nagbukas ng tubig sa amin, malinis siya. Yung ginawa kong resolution para maging malinis. Oh, so lumalabas, ang lumalabas na tubig ngayon ay malinis naman. Malinis kasi may filter ako. Ayan, okay. Mayroon po nagpapakita na isa na nagpakita siya ng filter niya. So kung wala kang ganyan, hindi magiging malinis ang tubig mo. Which is double cost din sa amin ito. Yes, okay. Okay, ganito po ang gagawin natin. Okay, makinig po tayo. Ito po ang gagawin natin, ma'am. Ang tubig. Kasi, sige, physically malinis siya sa aming mga may filter. Mm. But it doesn't say na safe siyang inumin or gamitin panluto. Actually, ang ginagamit namin panluto dito is mineral kasi hindi talaga siya magagamit. Ayan o. Ayan o. Nakikita nyo? Ayan. Diba? Okay, sige po. Okay, ganito ang gagawin po natin. Bago natin... magkaroon po tayo ng kasunduan together with the realty group, Newhall, and yung contractor po. And lalagay po natin yung lahat ng demands natin. Kailangan malinis yung tubig at bago po pakinabangan yung tubig, magkaroon ng testing. I-refer natin yan sa proper authority para matest po yung tubig. Hello ma'am. Excuse me po, testing at saka kung proper ba yung tinatayuan ng pump ngayon, yung second na pump na sinasabi okay, nila, yes which po. Is napakalapit po sa ilog. Okay, okay. Attorney, yes. Ibanggit ko lang, yung pinapakita po ngayon na video, yes. Attorney, is live po yan, ano? Galing po doon sa isa nating complainant na nandun po sa video call. Madumi po, no? Hindi po ganun kalinis yung tubig. So may mga hindi pa rin po... ano po yan, ma'am? Yan po ba yung kalawang? Galing po doon sa tubig? Okay. May filter ata. Ito po yung filter. Ah, okay. So ito po yung filter. Okay. Para masala yung kalawang. Engineer Daito. Papa? Si Shari po. Engineer, kasi ang nire-request lang naman po ng aming mga complainant na kung maaari, sir, is magkaroon po tayo ng long-term solution o yung hindi yung papatsi-patsi yung gawa po natin, sir. Ang gusto po sana nila, sir, is sana kahit papano maging consistent po yung paggawa po natin doon sa tubig po nila, engineer. Alam niyo po, ang long-term solution dyan ay itatap sa prime water system. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero ang pagtatap po nun is long-term ang negotiation. Mm-hmm. Sa ngayon po, ang ginagawa natin ay magkaroon sila ng malinis na deep well. Yun po ay temporary relief lamang. Ang makakatulong po sa kanila ay yung prime water na mabigyan sila ng supply galing ng gobyerno yung prime water system. Kasi po, meron ng bulk water system dito sa Bulacan. Pero, okay. Hindi pa po available para sa lahat. Sige po, para maganda po ang magiging kahinatnan itong pagbibigay natin ng solusyon, I think it's best na upuan siguro at magkaroon ng chance na mag-meet yung mga concerned parties para hindi lang
temporary solution ang malalagay natin, sir? Kung gaano po katagal yung solution na yon at kung ano po yung gastusin, ilalatag po natin dyan. At pag magkaroon tayo ng kasunduan, ilatag natin lahat ng options natin. Including of course, yung pwedeng makipag-negotiate na may legal personality ay yung HOA association nila. Mm-hmm. Hindi po pwedeng makipag-negotiate ang isang individual lang na hindi representative. Yes sir, naiintindihan ko po yun. Okay, ganito po ang gagawin natin. Sa mga residents po, sir, tutulungan po namin kayo na makipag-meet dito sa mga concerned po na kakausapin natin para magkaroon ng long-term solution dyan. Okay lang po ba yun, sir? Bibigyan namin kayo ng tulong kung kailangan natin kumuha ng abogado to represent you. Yun po ang gagawin natin. Meron lang ako isang request. Yes po. Kasi parang lumalabas talaga na nagsisinungaling kami tungkol sa duwig na dumi ng tubig. Hindi naman po namin na sinasabi na nagsisinungaling kayo. Pero yun na nga po, siguro para mas maganda, ipapatest din natin yung tubig, sir. Ipapatest natin yung tubig. Kasi nga, I'm making a challenge para kay engineer at saka doon sa contractor. Mm-hmm. Yes po. Pumunta sila dito, paiinumin ko sila ng tubig dito. Kaya kahit kape, kahit kumulo, it's okay with me. Pero hindi ako sasabay sa kanila, ayoko magkasakit. Kung talagang papatunayan nila sa akin, maiinom nila yung tubig na yan at sasabi nila, okay, ganito po ang hakbang na gagawin natin. Yes, sir. Para mabilis po, ito po ang gagawin nating hakbang. Bibigyan namin kayo ng legal representation para mag-demand sa realty group at dun sa contractor. And then upuan po natin yan with the commitment na ayusin nila yung mga drains or drainage na madudumi, papalitan nila yung mga tubo na kinakalawang, ipapatest natin yung tubig, tapusin nila yung deep well, and then we look at the long-term solution kung magkakaroon ng changes po dun sa sinasabi ni Engineer Daito tungkol dun sa source ng tubig. Okay? Huwag po kayong mag-alala, sir. Bibigyan namin kayo ng proper representation para malatag natin lahat ng hinaing natin at magkaroon tayo ng kasunduan dyan. Sir Ricky, Ma'am Glyza, huwag niyo po ibababa yung linya. And the engineer Jaime Daito and the engineer Renato Rivera, gagawan po natin ito ng paraan, no, para po magkaroon po ng maayos na tubig ito pong mga residente diyan sa May Marilao, Bulacan. Gagawin po natin lahat para makuha nila yung malinis na tubig kasi ang hirap noon. Hindi kasi pwede na temporary solution lang ang titingnan natin. Yes. Okay, kung kailangan ng negosasyon at additional budget, i-insist natin po yan. Hindi dapat patsi-patsi yung gawa dyan. So, Sir Ricky, Ma'am Glyza, huwag niyo pa ibababa yung linya. And maraming salamat po kay Engineer Jaime Daito and Engineer Renato Rivera. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mahirap kasi yun. Yun din po yung sinasabi ng netizens. Biro mo, maliligo ka, pero yung gamit ng tubig, hindi din malinis. Kahit ako, talagang lagi akong nagre-reklamo sa sa aming association pag mapangit ang tubig na nare-receive natin. No? Kasi lalo na pag may mga bata na sa bahay. So, gawan po natin ang paraan na attorney, no, i-meet po natin lahat po ng mga dapat na i-meet. Oo, mas maganda rin na organized sila and kung kailangan ng lawyer para sila yung mismong mag-demand from the realty. Yes po. Ayan. So wala ang problema, bibigyan namin kayo ng legal assistance dyan.